pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agri Ako Dyan. Mahilig ba kayo sa mga pagkaing mayroong vanilla flavor? Tulad ng ice cream o cake? O mabango para sa inyo ang amoy na vanilla? Alamin natin kung saan nanggagaling ang vanilla sa pagbabalik ng Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, ang kasama ko po ay galing pa po ng Ibaan, Batangas. Siya po ang Chief Farming Manager ng Vielas Farm. Kasama po natin si Ma'am Maria Carmela Villela Torreja. Ayan, Maria Carmela Villela Torreja. Hello po, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning, ma'am, Amy. Good morning po, ma'am. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang vanilla. At nakikita ko, ang dami pong interesado sa vanilla kasi parang ato bago pa lang sa atin, no? Ma'am, actually, bago pa lang ulit siyang re-revive yung industry. Okay. Pero ma'am, dun sa mga pagbabasa ko rin, nauna pa nga tayo magkamero ng dumating ang vanilla sa Pilipinas kaysa sa Indonesia. Siguro mas na-develop lang yung doon. So, mga 1800s, may vanilla na dito. Tapos, nalaman ko may makasamahan tayo ng, hindi ko sure kung 90s, nag-export na sila ng vanilla. Pero na, or late 80s, pero hindi na, naputol na lang ulit. Ngayon na lang ulit, biglang dumami yung interested sa vanilla. Kasi kaya naman pala natin dito sa Pilipinas. Oo. Ikaw, Ma'am Myla, kailan po kayo nagsimula ng vanilla? Accidental lang yung pagkakasimula ko ng vanilla. 2011 or 2012, yung vanilla planifolio ko is from UP Los Baños. Nagpunta ako doon. Actually, hindi yung vanilla ang pinunta ko, makapuno. Then, pumasyal ako doon sa may likod ng Crop Science Building hanggang yung mga kakilala ko dati doon nung college na nakakwentuhan. Tapos tinuro sabi sa akin, vanilla daw yun. Sabi ko, anong vanilla? Sabi niya, yung nilalagay sa mga pagkain, ganyan, ganyan. Sabi ko, talaga? So binigyan nila ako ng cutting. Siguro mga, ganyan lang kahaba. Basta wala pang parang 1 foot lang yung cutting na binigay sa akin. So nung pag-uwi, tinanim ko siya sa harap ng bahay namin. And then, not knowing na ang gusto pala niya ay partial shade. So, nung may nakausap ulit ako ng isang schoolmate, nabanggit niya sa akin na dapat yun. Inilipat ko siya dun sa farm. Isinandal ko siya sa Madre Cacao na dating may tanim na paminta. Tapos yun, nung humaba, nagputol ako, putol-putol. Pero hindi ko pa rin talaga alam kung, basta landing lang siya. Masabi ko lang may tanim akong vanilla. Yun. Siguro mga after 5 years, tsaka ako palang nalaman paano yung tamang pag-alaga. Pero humaba na siya ng humaba. And luckily, nung may na-attendan ako na parang pahapyaw na seminar about vanilla, coffee, and cacao, yun, nabanggit na, hinahan pollinate pala. So yun yung time na tinignan ko, sabi ko, ay ganun pala yun. Nagkataon, yun yung time na may mga buko na lumabas dun sa vanilla plant. So, doon ako nag-start na pag-aralan talaga siya. Ma,
Ma'am, sabi mo, it takes you 4 to 5 years para talagang, ano, parang yung base experience mo, dun ka natuto eh. Pagkatanim ng panila, pag-aalaga ng panila. O, kasi wala pa namang, ano nun, yung internet, medyo mabagal pa, dial up pa, mahal. So, tapos walang masyadong babasahin, edi wala lang, tapos yun, nung may natin. Pero kung halimbawa magtatanim ka ngayon from planting, 2 to 3 years, usually sa 3rd year, nagsisimula na yan, bumulaklak. Ma'am, balik tayo doon sa pagtatanim. Paano ba yung tamang pagtatanim para dito sa panila? Saka anong ginagamit natin dito? May binhi ba or may cuttings ang kailangan? Ang vanilla kasi ma'am, ano siya, orchid. So kasama siya sa orchid family, kaya kapag nakita nila yun, ay, parang orchids lang, yun ang common ano. Ang vanilla kasi, ang ginagamit nating pananim, cuttings. So ito yung galing sa mga matured na plant cuttings. Ang vanilla, meron din siyang, ano kasi to, ang vanilla ay vine. So meron siyang tatlong klase ng roots, isa yung aerial roots, tapos meron siya yung parang ground roots. Yung aerial roots, yun yung ginagamit niya ipangkapit doon sa ano niya, sa kung saan siya, ano mga, sa poste, sa pole yan. Tapos etong mga ano na to, kukuha ka ng cuttings, pag itinanim mo, hindi siya directly sa soil, hindi ka tulad nung iba nating cuttings, ibabaon mo sa lupa. Yung halimbawa, pag yung cutting, kas may nodes, may makikita ka naman doon may mga ugat na nakalabas. Yung sa orchids talaga, parang may ugat. Ipapatong mo lang siya sa mulch. So, dapat rich in compost or organic matter yung mulch mo. Nakapatong lang siya. Pwede mo lang isecure ng konti. Hahaba na yung roots niya. And then, itatali mo lang siya hanggang haba lang siya ng haba. Pero, wag mo siyang papalagpasin ng eye. Dapat mas maganda, eye level mo lang yung haba. And then, inulup mo na siya pababa. Isampay mo siya pababa. So, iba-iba kasi yung iba may sampayan. Yung iba, inulup lang. And then, abutin mo ulit siya sa lupa. And then, yung may roots niya, medyo tatakpan mo ulit ng mulch. Then, taas ulit. Para mas marami yung nutrients na makuha. Kapag kasi ibinaon mo sa lupa yan, mabubulok lang yung portion ng stem niya sa lupa. Oo. So ito, nakaiba to ha? Yung ating pagkakanin. Nakapatong. Walang pagguho kayo na gagawin. Oo, hindi. Ma'am, kung hindi siya pwede dun direct sa lupa, pwede ba natin gamitin yung mga coconut husk? Pwede yan yung coconut husk. Tapos coconut husk, lagyan mo siya ng organic matter, compost. Tapos dun lang siya nakapatong. Medyo i-secure mo lang ng konti kasi baka naman ano, pero not necessarily nakabaon sa lupa. Opo. So, pagka ganito ba, matakaw ba ito sa tubig? Hindi naman matakaw sa tubig yung vanilla. Actually, ayaw niya nga ng waterlogged na areas. Kaya kapag tag-ulan, hindi masyado nare-recommenda na mag-stock ka doon ng yung coco-choir, yung ano ng nyog, sa bunot ng nyog, kasi masyado siya nag-iipon ng tubig. Kailangan ito well-draining yung soil. Ang importante rin, partial shade. Ayaw ng vanilla ng full sun na susunog yung mga dahon. Nagkaka-sunburn. O, nagkaka-sunburn. Kaya yung iba, kung halimbawa hindi siya sa, kung hindi sa field, sa nursery, naka-shade net, 50 to 70% na shade net yung ginagamit. Kapag naman sa natural environment, sa mga puno, yung mga dahon ng sa mga branches, yun na lang yung nag-shade sa kanya. Sabi mo din kanina, nung ikaw yung matanda ng seminar, doon mo natutunan yung sa pollination. Vanilla. Paano ang pollination na nangyayari sa mga vanilla natin? Ma'am, i-share ko muna. Bakit kasi sabihin, bakit hand pollination? Yun po kasing vanilla buds, ganitong panahon, January, February, lalabas na po yan yung buds. Yun po yung buko. Depende sa panahon, March, April, May, yung buko, isa-isa yung bubuka. Usually sa isang cluster, may 12 to 15 na buds. Isang bulaklak, isang araw, 6 to hanggang 11 a.m. yan, nakasarado na yan eh. So, dapat yung mga 8, 9 a.m., ma-hand pollinate mo na yan. Bakit kailangan i-hand pollinate? Marami naman akong laywan, maraming bees sa paligid. Sa pag-aaral po, walang
walang laywan or walang bisa kahit saan sa mundo except in Mexico na kayang i-pollinate yung vanilla. Pero sa Mexico rin po ay umaasa na rin sila sa hand pollination. And mamang nakakatuwa dito, ang nakadiscover ng hand pollination, isang slave sa may Reunion Island, a 12-year-old slave. So, nung na-discover niya yung pag-hand pollination, binagsimula yung parang commercialization ng vanilla. So, kaya sa buong mundo, napakasimple lang ng ginagamit na ano dito na parang tool, hindi high-tech. Pwedeng toothpick, pwedeng dulo ng barbecue stick, pwedeng wire. Ang kailangan mo lang, meron kasi dyan na may flap na nagsiseparate ng male and female parts. Parang magkaganito sila. So, eto yung medyo... May barrier. Oo, may parang nakaganan siya. So, parang susungkitin mo to, itataas mo, then yung nasa taas and yung nasa baba, parang ipagdidikit mo lang sila. So, totally sisirain mo yung flower. And then, kapag successful yung hand pollination mo, in 3 days, malalantay yung bulaklak. Kapag successful, hindi malalaglag yung dried na flower, nandun lang siya. Pag unsuccessful, laglag siya ng laglag yung ano, yung bulaklak. So, kung successful yon, makikita mo yung stem nung dried na flower, yun yung lalaki. Yun yung, ang itsuklase ng vanilla pad, para siyang ano, baguio beans na mataba. Parang gano'n, yun. So, kung 12 years old na gawa, kayang-kaya natin yan. Yun, ma'am, yung pinaka-critical doon. Yung alagaan mo siya, tapos magbulaklak. So, pag nagbulaklak, dapat mag-hand pollinate ka. So, after hand pollination at successful, hihintayin mo na lang ulit siyang lumaki, mag-mature. So, it's mga 6 to 9 months naman. Depende, ma'am, kasi sa panahon eh. Kung malamig, maulan, yan. Ano ba ang gusto na panahon ng vanilla natin? Yung vanilla, ma'am, gusto niya kasi partial shade. So, parang forest type, yung medyo malamig-lamig, ganyan. Tapos, para siya matrigger ng pagbubulaklak, yung ano, December, January, February na medyo tumitigil na yung pag-ulan pero may parang may dry period tapos bigla siyang mababasa. Yun. Then yun yung nakaka-trigger sa kanyang pamumulaklak. So sa amin, dito sa farm, ang experience namin, January to February may lumalabas na na buko. Just like last week na tinitingnan ko palagi, na-discover ko dun sa lugar na hindi ko tinitingnan, na hindi ko ina-expect, eto yung mga medyo mas bata kong vanilla. Meron na akong nakitang nagpapakitang mga buko. Pero last year naman, March pa lang lumabas yung buko, tapos April bumubukas na siya. So, dapat lagi mo siyang nababantayan. Kina-check din. Okay. Kina-check din, ma'am, kasi once na nag-open na yung flower na yun, bukas, bubukas na ulit yung kasunod. So, ang ginagawa ko po, kasi yung buds niya, kulay green din, kakapareho din ang dahon. Kumukuha ako ng mga, iba, pag may mga, kunyari, bumili ka ng cake, may nagregalo, may mga ribbon na kasama. Yung ribbons, itinatali ko yun sa mga stems kung saan merong akong nakikitang buko para alam ko na kung alin yung titingnan ko para wala akong ma-miss. Kaya pa, iba-ibang taon, iba-iba yung colors ng ribbon ko dun saan. Para lang... Nagyan mo na ng ID. Yan, ma'am, para lang may pananda na pag tumingin ako, eto yung mga kailangan kong tingnan, hindi yung hahanapin ko pa ng hahanapin dun sa ano kung alin yung meron. Opo. Ma'am, right now, ilan ang vanilla na meron kayo? Sa ngayon, ma'am, meron akong mga almost mga 400, ang tawag kasi vanilla clumps. Yun yung bilang ng puno, ng vines, ng clumps. So, iba-iba namang stage kasi meron ako ng halos 8 to 9 years, meron akong 5, meron akong 3 years, yun, 2 years, tapos may bagong mga tanim din ako.
Yung 400, saan sila, ano yung pinaka-host nila, ma'am? Ang gamit ko kasi, ma'am, sa field planting ako. So, ang gamit ko po yung mga live na madre cacao, kakawate. Yun po kasi, nakatanim po kasi yung vanilla namin sa, doon sa farm. Ang farm po kasi namin, ang tag namin, pamintahan. Tanim po siya ng paminta. So, yun pong areas na namatay yung mga paminta. Yun ang nilagyan natin, ano? Yung vanilla. So, yung isang area ng pamintahan, di vanilla na yung tawag na. Opo. Oh, at least na gamit, napakinabangan. Opo, yun pa rin pong si imposte. And ang maganda din, ma'am, pag ano, magpuprun kami, yung mga dahon ni Madre Cacao, ni Kakawate, nagiging fertilizer din po kasi high po siya sa nitrogen. Yes, ma'am. Speaking of nitrogen, ano ang nagagawa ng nitrogen sa vanilla? Si nitrogen kasi kahit naman po sa lahat ng halaman, ito po yung nagpapalaki ng mga halaman natin. Kaya kung mapapansin natin yung mga fertilizer natin, hindi na po, wala po kami ginagamit na chemical fertilizer sa vanilla. Usually po puro po yung compost. Tapos kung nagsaspray naman po kami, yun po mga homemade na concoctions lang ang ginagamit namin pang spray. Nag-i-spray kayo dahil? Yun po fertilizer, foliar fertilizer po. Familiar po sila sa FPJ, FFJ, yun po yung mga ginagamit namin. Vermity, yun lang po yung ginagamit namin sa vanilla. Opo, pero wala naman tayong mga peste para dito sa... meron din po, may isa kaming kasamahan na ang problema niya kasi dating palayan yung area niya, mga snails. So yun po, tsaka kasi sa mulch, dapat lagi nyo rin chine-check kasi doon mahilig magstay yung snails. Minsan may, Moist yung ilalim. Yun, usually po, yun po yung mga peste. May area din minsan nagkaka-aphids, yung mga puti-puti. Yun naman po. Pero wala naman pong ibang ano. Ang mas nahihirapan po kami sa, ngayon yung parang sa mga fungus, yun. So, nagtatry po kami ng ibang mga natural na pamamaraan para mapuksayo. Sa fungus, ma'am, ano ang itsura pagka nagkaroon niya ng fungus? Meron akong isang ano na nagkakameron ng parang cracks dun sa stem. Meron naman makikita mo sa dahon. Nag-iiba yung dahon niya. Parang shapes. Tsaka merong yung iba naman meron siyang sa dahon niya parang may spot na ganun. So pag may mga ganun akong nakikita, pinuputol na kaagad namin, tas sinusunog namin or tinatapon na namin siya sa malayo, hindi doon sa may vanilla area. Kasi kumakalat yun. Oo. Tsaka yun, kailangan mo laging i-disinfect yung kunyari yung pruning scissors na ginagamit mo doon para hindi lipat. And ang isa pa rin na nagiging ano sa vanilla, yung sun damage. Kasi minsan yung sobrang init, tapos wala kang shade, yun. Kasi syempre, pag iba-ibang panahon, iba-iba yung pwesto ng araw. Pag ngayon, okay. Tapos sabi ko, bakit may nasusunog ito? Kasi iba yun. So, may areas ako kahit may mga puno, may areas ako kasing nag-prune kami nung puno niya sa taas. So, nag-shade net ako. Opo. Dun sa ano mo, ma'am, sabi mo kanina, vanilla, coffee, and cacao, yung seminar na attended mo. Opo. May required ba na, ang tawag dito, taas ng area kung saan pwedeng itanim ang vanilla? Katulad ng kape, saka ng kape. Yung elevation naman ni vanilla, dun sa, kasi nga yung nabanggit ko, ma'am, kanina, nagbubo kami nung parang sa vanilla industry, yung sa roadmap. Nababanggit nila, kasi marami na pala kami nagva-vanilla sa Batangas. So, nababanggit nila, parang suitable din itong area. Ayaw lang ni vanilla ng sobrang mainit na lugar. Pero yung sinabi na dating may plantation sa Negros is sa Mount Canloon. Alam naman natin ang Canloon, mataas. So, maganda daw doon din ang vanilla. So, ayaw lang nito sa sobrang init. Kasi kaya mo namang i-control yung ano eh,
yung environment kung naka-greenhouse ka or yung may mga shade net ka. So, pwede siya sa lowland, pwede din siya sa upland. Iko-control mo lang, parang ibibigay mo yung tamang ano, siguro kailangan mo ng mister kung nasa masyado kang mainit or... So yun na nga, no? Hindi naman, kasi nisip ko sa kape, tapos kakao, parang pang mataas na lugar ata itong Manila. Ni ma'am kasi nagkataon lang yun yung parang ang title ng seminar niya, The Bean, The Pod, parang ganun eh. So yun yung ano na parang pahapyaw nga lang yun doon sa plus. Doon ako, kailangan pala i-hand pollinate yan. Marami rin ako bulaklak na nasayang na hindi tumuloy. Ayun, balik tayo sa bulaklak, ma'am. Sa isang ano, vanilla crop, tama ba ang term? Vanilla clump, opo. Ilan ang bulaklak usually mo? Depende po kasi sa kung nakakailang loop kayo. Minsan po sa isang clump, sabi ko sa inyo 15. So kaya niya sa isang yung ito yung maganda ang environment maano. So kaya niya ng mga 6 to 7 clumps doon sa isang puno, doon sa isang loop. Tapos hindi naman nila recommend na i-hand pollinate mo lahat kasi yung 15, sinasabi nila mga 7 or 8 lang sa isang clump kasi nga yung iba maliit. So, masasacrifice yung ano nung iba. Masasacrifice yung quality nung iba or kung yung mga kasi parang kamay yun, nakaganon. So, pag tumubo, pag nabuo yung pods niya, maliliit, tapos mga curly, mas maganda kasi impression ng mga mahahaba nung straight. Opo. So, ito pagkatapos ng bulaklak, nagkaroon na tayo ng hand pollination, yung manual pollination natin. So, lalabas na yung mga fruits niyan, yung mga pods nga. Opo. Paano tayo mag-harvest ng pods? Ang maturity kasi niya 6 to 9 months, 10 months, sabi ko nga depende sa panahon. Kapag may nakita ka ng medyo nag-yellow na yung tip ng bean mo, pwede mo na siyang i-harvest. Ito yung part na medyo tricky kasi kung green yung green beans, wala pa siyang halaga. Magkakameron lang ng halaga yon dun sa tinatawag natin syempre ang term natin drying, pero ang tamang term nun is curing. So ito yung curing time, dito na di-develop yung vanillin content ng vanilla. So simula sa puno, simula sa ano, sa green, wala ka talagang maaamoy, walang hint na vanilla yon. Magsisimula lang mga amoy pag nag-start yung curing process. So yung kung ano mang laman nun, nako-convert na siya into vanillin. So doon, tumatagal yun ng 1 to 2 months, depende sa panahon. 1 to 2 months? Yung isang bean na ganito. Oo, ang tagal. Ano kasi yun eh, ilalagay mo siya may parang hot water, may certain temperature minutes. Then, idadry mo sa sun. Sa gabi, babalutin mo siya ng towel or wool. Ilalagay mo sa sweatbox. Kinabukasan, ilalabas mo ulit siya. Ganun lang ng ganun. Ang ano nun is, madry mo yung vanilla lang, hindi talaga dry. Parang pliable pa siya. Oh. Iiwasan mo magka-molds, yun. Trabaho pala. Matrabaho kaya mahal. Kaya siya mahal. Opo. Sabi mo kanina, merong iba na dyan sa tinatawag natin dry or curing, hindi talaga siya nabubuo. Merong iba kasi yung nasasobrahan ng, kasi kaya kailangan mong isort yung sizes. Syempre, iba-ibang sizes, iba-ibang drying time. Pag sinama mo yung maliit dun sa malaki, minsan sobrang tigas na nung maliit, yung dry na, wala na siyang ano. So, ang nangyayari kapag iba-iba, parang sa lahat namang klase ng prutas, may iba-ibang sizes. So, merong class A, class B, tas yung mga medyo maliit, medyo curve. Yun yung ginagamit usually pag sa extract, yun. So, ayan, nabanggit mo sir, mahal. Mahal. Vanilla pods. Tama ba kung vanilla pods ang tawag? Yun? Vanilla pods po yung tawag. Mahal ang vanilla pods. Pero yan ang naman ang nag-encourage sa atin na magtanim ng vanilla. Kasi maganda ang price. Ma'am, ang dami niyang gamit. Hindi lang sa pagkain. Iba talaga yung lasa nung totoo kesa dun sa... Kasi makikita mo naman nakalagay lang
pag sino mo pa, makakonscious ka pagpunta sa grocery na nakalagay lang vanilla flavoring. Hindi naman pala vanilla extract. Yung pag-extract talaga, mahal yung ano talaga, yung pure na extract. Opo. Last time nakausap natin si Ma'am Flor from Flourish Makers Garden. Ito din ay merong vanilla, no? Vanilla. Ay, meron kayong grupo. Opo, Vanilla Growers Philippines. Nagsistart pa lang po to. Parang nagkasama-sama lang muna yung mga interested sa vanilla. Meron din kasing Viber group yung Vanilla Growers. Tapos may FB group din. And then ilan sa amin, parang gusto namin binubuo yung Vanilla Industry Roadmap para ma-recognize siya ng Department of Agriculture as high-value crop. Siyempre, pag na-recognize siya, meron tayong konting funding, siguro mas mapapababa natin yung presyo ng planting materials and yung tamang proseso. Kasi nga sabi ko, ma'am, yung curing, yun yung medyo maano, yung drying time. So, dun pala magkakameron ng halaga yung vanilla pods mo. So, nag-isip kami, anong pwede, centralized curing tayo or parang tall curing para naman hindi sayang yung effort mo. Lalo na kung first time kang mamumulaklak, isipin mo, hintay ka ng 3 years na hand-pollinate mo. Hintay ka ng 9 months pagkatapos magpalpak yung curing mo. So, sayang naman. Yes, yes. Opo. Saka dito sa grupo nyo, maganda kasi masusuportahan din lahat ng may vanilla. Saka okay, may iwasan natin yung mga nandadaya minsan pagdating po sa pagbebentahan ng mga cuttings. Yan, cuttings. Mga vanilla pads. At yes, yung monitor, no? Okay. Mas mamomonitor po kasi masasabi ay hindi siya totoo. Marami po kasi ngayon yung lumalabas na mura nga pero hindi po siya vanilla. Planifolia po kasi yung worldwide na ginagamit. Meron po tayong local na vanillas pero wala po siyang vanillin content. Siguro po kailangan pang pag-aralan para yung native nating vanilla ay maitaas ang vanillin content. Siguro through sa laboratory na muna yung aaralin. Opo, yung mga scientists na natin yung bahala doon. Yes, ma'am, sa ating pagbabalik, pag-usapan pa natin itong vanilla. Saan ba yung market na to? Sabi mo, mataas ang presyo. Pero saan natin ito pwedeng ibenta? Yan. Alamin po natin yan sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Ma'am Myla at tuloy-tuloy po ang ating usapan tungkol sa vanilla. Ma'am, kanina naiiwan ko yung mga tanong, no, kasi napag-usapan natin off-cam, meron pa rin na parang mga nadadaya pagdating sa bentahan ng vanilla. Sa paano ba to? Sa cuttings natin nadadaya, sa pads, paano yan? Cuttings, ma'am, kasi ang pads wala pa masyado dito sa atin. Konti pa lang yung producers ng pods. So, ang marami kung sa pods, imported na. Pero ngayon kasi maraming gustong magtanim. And then medyo may kamahalan pa yung cuttings. Cuttings ay iba-iba ang presyo ng cuttings. Meron kasing cuttings lang. Merong binibenta na rooted cuttings. Ito yung buhay na, may napaugat na. Tapos meron din kasi na nagbebenta and nakikita namin itong mga postings sa Facebook, ganyan. Ito yung local nating vanilla. Ito ang ginagamit nga pala sa buong mundo na variety. Malaking percentage is vanilla planifolia. Kasi nga nasabi ko, ma'am, na ang kinukuhanan talaga, ang importante kay vanilla, yung vanillin content. So, si vanilla planifolia, yung may pinakamataas na vanillin content. So, yung dito sa Philippines, parang wala atang, or kung meron man, napakaliit, kumbaga lugi ka sa pagtatanya yung paghihintay, tapos walang vanillin content. So, ito yung marami nitong nakukuha sa mga tabi ng ilog. Actually, marami sa Laguna area. Tsaka Visayas, malalaki. Time nito is parang ovalis yung tawag. Malalaki yung dahon. Pero yung iba, pinapass off to as vanilla. Siyempre, kung buyer ka, sabi mo, ang mahal naman dito, bakit ito mas mura? Tapos naiipass sa iba. Ayun lang yung nakakahinayang maghihintay ka sa wala. Mm-hmm. Maghihintay ka sa... Pagtanim mo, ilang taon? 2 years? Dalawang 2 years. Ma'am, eto, pakita ko. Eto yung bulaklak ng vanilla. Sorry, yan. Yan yung bulaklak. Ang ganda, orchids na orchids. Orchids talaga, ma'am, yan.
nilagay ko na siya pa kasi pag may tatanong itsura para ito na kaya. Oh, mabilis na. Oo, opo. Eh, ma'am, magkano ba ang cuttings? Usually, ma'am, ang cuttings depende sa source. 300, yung sa 1 meter ha, 300 to 700. Siyempre, depende. Meron kasing reseller lang. Tapos, meron din naman na mga, tawag nila, para mga, yung mga 12, mga 1 foot lang na rooted cuttings, may 250 to 300, 400. Depende rin nga. Depende din nga sa source mo. Yun. 300 to 700. Ang napakamahal. Tapos, mahal. Oo, yun yung 1 meter. Hindi pala, yun yung hinihintay. Oo. Kaya yung ibang, eh, tapos eto, meron kasi akong experience, meron akong kakilala, marunong siya sa vanilla, nagtanong siya sa akin ng cuttings. That time, ay bago ito magpande. 2020, yan. Pero matagal na siyang bumibili sa akin. Sabi ko, naku, wala akong mabibigay sa'yo kasi may nagpa-reserve na sa akin, pre-pandemic pa, pero ngayon niya kukuhanin. Sabi ko, bibigyan ko muna siya pagkatas ikaw. So, sabi ko, ito, may nakita akong post. Kakilala ko yung nag-post, kilala ko siya as sa mga ibang halaman, maano siya sa ibang halaman. So, sila yung nag-usap. Silang dalawa, parang 200 lang yung boy. Silang dalawa yung nag-usap. So, after mga 2 weeks, tumatawag sa akin. Parang nakuha niya na daw, pero fake daw yung binigay sa kanya. Though ini-insist ni seller, planifolia yun. Hindi rin naman siguro masyadong alam ni seller kung ano yung vanilla talaga. Nagkataon na itong bumili sa kanya, marunong siya sa vanilla. Mm-hmm. Ayun, edi sabi ko, kaya napadala niya ako, nabigyan niya ako ng isang sample. Kasi kung ako, hindi ko rin alam, sasabihin ko pa, ay, ang lalaki ng ano nito, ang lalaki ng dahon, yun yung characteristic. Pero ang planifolia, ano po ang itsura talaga niya? Yung dahon niya, manipis na patubis na ganyan, pahaba. Yung binibenta dito sa atin na local, malalaki siya na dahon, yun. Orchids talaga yun, orchids ang malalaki dahon. Orchids talaga, oo. And kahit saan, no, kasi nung nausing plantita, syempre sa medyo Laguna, mura yung mga halaman. Doon marami kasing nakukuha sa mga bundok ilog, sa may ilog nila. So, binibenta nila as orchids vanilla yun. Mm-hmm. Ang pagkakon naman na yung name ng ating mga vanilla, at katulad nyo sa'yo, meron kang 400 na clubs, di ba? Saan naman ang market niyan? Yung beans ba mabibenta ko? Yung extract ng vanilla, kaya ko din bang ibenta? Yeah. Ma'am, sabi ko nga, sa ngayon nga, meron akong beans pero hindi pa naman ganun karaming naka-harvest ko. So, mas naka-concentrate ako ngayon sa cuttings kasi syempre parang strike while the iron is hot. Maraming bili. Pero syempre, eventually, ang ano rin natin, beans lahat. So, ang market natin, yung mga bakers, yung meron medyo nasa middle yung price niya kasi syempre, mahal yung totoong vanilla pods, vanilla beans. Tapos, mabibenta natin to as ito may sample ako ma'am dito. Yan, ito po yung vanilla pad. Sana kung pwedeng maamoy nyo. Gusto kong amoyin. Ito po yung third vanilla pads. Yan. Pagkatapos po, ito yung laman nito, pag binuksan nyo yan, ganyan, meron siyang para mga bilog-bilog na maliliit. Ito po yung ni-scrape and nilalagay sa mga pagkain sa mga yung beans na para siyang itsura niya ground coffee. So yun, gumagawa na mong vanilla paste ganun. Tapos pwede rin po siyang gawing, may sample ako dito, extract. Yan, ibabad siya sa vodka. May makikita niyo naman po sa internet yung recipes kung ano yung proportion ng vodka, kung ilang grams yan. Meron din yan. Itong isa, kita niyo na yung beans. So ang market po natin dyan yan. Tapos yung iba naman po, yung medyo maliliit, hindi naman siya pange, yung maliliit, yung ibang grade, pwede po siya sa ano, yung sa mga cosmetics, sa perfume, familiar kayo, makikita nyo, vanilla na cologne, vanilla na lotion, vanilla soap, vanilla scent, yun doon po yung mga market. Marami pa lang ano kasi dun sa mga nagagawa ng chocolates, marami kaming kasamahan na nagtatanim ng cacao, nagagawa ng chocolates. At the same time, nagtatanim rin sila ng vanilla para daw sa nila. Flavoring nila, doon na rin manggagaling. Oo. Oh, sabi ko nga sa'yo, ma'am, kanina,
yung nanay ko nagbe-bake. So ngayon, napabili siya sa papa ko ng vanilla. Ang binili ng tatay ko is yung naka, parang pampolo. Ayun, yun! Malaki! Yung ikinapapit natin sa gugulaman. Gugulaman. So, yung hanap niya, yung vanilla extract na ganito lang kaliliit. Yung mga oo, yung maliit na. Kaiba. No, parang sa satubo lang na synthetic ba tawag doon? Artificial? Kung babasahin nyo ang nakasulat doon, vanilla flavoring. Flavoring lang. So, pwede siyang synthetic talaga. Yung pagka, sabi nga nung doon sa isang ano, parang from plastic, meron silang parang na-extract na ano, na lasang vanilla. Ang vanilla kasi pag tinikman mo yung synthetic, parang mapait. Yung nasa bote-bote na ganyan, mapait siya. Pero pag yung dito naman, ang malalasa mo sa kanya, alcohol. Kasi nga, sa vodka ko siya in-extract. Pero yung flavor, pag inihalo mo, ang vanilla hindi siya masarap na as is. Pero pag inihalo mo siya, dun lumalabas, parang siya yung nagbabalance din sa flavors nung iba. Parang siguro merong interaction, may reaction, chemical reaction, kaya sumasarap yung mga pagkain pag nalagyan ng vanilla. Hindi naman kasi ba sa mga recipe naman, half teaspoon lang, hindi yung... Oo. Oo. Patak-patak lang. Patak-patak lang talaga. Oo. At nabasa ko po based sa research ko, ito ay pangalawa sa pinakamahal na spice. Yes, second most expensive spice in the world, second to saffron. Kasi nga, mahal siya dahil... yung labor intensive, pero ma'am, hindi siya labor intensive in terms na napakaselan. Actually, pag nasa third year ka ng vanilla mo, fourth year yung nagsisimulang ng mamulaklak. Kung ito total mo yung days in a year para alagaan mo siya, walang 30 days, walang isang buwan. Spread na yun sa loob ng isang taon, ha. Ito yung namumulaklak na kasi ang ano mo lang doon, ititrain mo yung pagpuprun ng mga... kung saan siya gumagapang, i-check mo yung mulch niya, pagtatap, dun ka lang medyo magiging busy sa pag-hand pollinate. Kasi kung 8, kunyari 15 yun, so ibig sabihin kung 8 ang i-hand pollinate, 8 days ka na dire-diretso. Pero yun lang, tapos hinintayin mo na ulit siya na, ano, ang matagal lang yung curing. So yung mga ganito, siyempre, ito mapapayat tong mga nagawa. Yung presyo niya, umaabot ng isang piraso, 100-150 pesos to 400, isa. Ha? Isa? Depende siya sa ano, depende siya sa taba niya, sa haba. So, hindi siya per kilo, per piece pala yan? Hindi, ma'am, kasi pag per kilo mo binili, umaabot siya ng, that, ngayon yata para mga 15,000, 15 to 20,000 per kilo. So, kailangan mo, ma'am, ng... ganito is para mga 400 pieces bago ka maka isang kilo. Isang kilo, oo. So, kaya binibenta siya. Wala naman buwi bilhin ng kilo-kilo. Parang tama na yung ganito kadami. Kasi matapang yung malasa talaga siya. Kasi puro talaga. Oo. Pero malaki pala talaga yung ano dyan. Pwede mong kitain, ma. Pero man, kasi bago ka maka isang kilo nito, nitong cured beans, kailangan mo ng 5 to 6 kilos ng green pods. So, galing yon approximately mga 6 to 8 na halaman, 6 to 8 na clumps na, oh, para makaisang kilo ka. Oo. Pero ma'am, wait lang, curious lang ako. Dun sa yung 400 na puno, ang cuttings nun nang galing lahat dun sa... isa lang. Yung sinabi kong isa na pinahaba ko, pinutulan ko. Kaya siguro yung first 2-3 years ko, wala akong bunga kasi pinuputulan ko yun. Pinuputulan. Ma'am, kasi yung ano mo, kahit yun yung ina-advise ko kapag may bumili ng cuttings kasi syempre medyo mahal. Kung bibili po kayo ng dalawa, yung isa po, itanim nyo as is, pahabain nyo na. Yung isa, kung gusto nyo magpadami, yung isa yung putulan nyo ng putulan. Yung isa, para meron kayong isa nagmamature na, 3 years old na, magsistart ng mamunga, and yung pinutulan nyo ng pinutulan, doon na lang kayo magparami. Mm-hmm. Kasi doon sila na di-discourage na, pati hindi na bulaklak, walang ano, kasi putol pala ng putol, which is ganun din yung nangyari sa akin. Pero nakita niyo naman yung fruit ng labor niyo eh, yan na. Oo, dati kasi parang papakita ko vanilla, parang
Masasabi mo lang, may tanim akong vanilla, pero hindi ko ma-describe kung anong pods. At least ngayon, kahit pa paano, I think vanilla na, may nakakabunga na to, may ano yun. May napapakita na ako. Akong by product, nakapag-extract. Oo, may napapakita na ako. Naku, napakaganda na itong ating topic ng vanilla. At Ma'am Myla, maraming salamat po sa pag-share sa amin. Naku, parang marami pa tayo pwedeng pagkwentuhan. Ma'am, idagdag ko lang, ma'am. Baka kasi sabihin yung iba, wala akong lugar. Pwede lang po ito sa backyard nyo. Hindi po malaking lugar ang kailangan ng vanilla. Backyard. Basta may backyard, shade. Basta may shade. Ma'am, yung iba sa mga paso lang na malalaki. Opo. Ma'am, paano halimbawa may mga tanong pa yung ating mga viewers sa inyo? Pwede ba kayong i-message? Pwede po dun sa Facebook page namin, Villela's Farm. Pwede po sila magtanong po doon. Yes. At saka kung gusto nilang bumili ng mga cuttings. Cuttings. Meron din naman po kaming meron din naman po kaming mga cuttings, rooted cuttings. Yan po. Thank you, Ma'am Myla. Thank you po. Isang mabangong buhay. Ganun. Oh, kasi bumili. Oo, ma'am. Susunod, makakapasyal na tayo dyan. Oh, sige, ma'am. Okay. Paano po ba ang mga level ng COVID? Oo, nga, ma'am. Opo. Looking forward tayo sa Batangas trip. Marami tayo pupunta dyan. Hindi, marami na rin pong may taniman ng vanilla dito sa Batangas. Opo, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Sige po. At sa ating mga viewers, isa na naman kakaibang episodes ang ating tinalakay ngayong araw. Doon nga po pagtatanim ng vanilla. Kahit ito ay matrabaho at matagal ang proseso sa pagtatanim, worth it naman po. Ito para sa ating mga personal use at pwedeng-pwede na rin pong pang-negosyo. Kaya, naku, ano pa hinihintay nyo? Pag-vanilla na kayo, ito po ang Agri Ako Dyan.